At tayo, gusto yung pakiramdam na tayo lang yung priority ng taong pinili natin. Tayo yung number one sa listahan nila. Tayo yung express button sa cellphone nila, di ba? Yung tayo yung unang kokontakin sa lahat ng bagay. Kapag decision niya, mga bagay na gusto niya. Kasi ganun natin pinoportray yung sarili natin. Ganun kagahalaga sa atin yung pakiramdam na number one tayo sa puso at isipan ng taong pinili natin. Ikaw at ako, gusto natin ng ganun pakiramdam. Kaya kung gusto mo, kapatid, na manatili yung lalaking pinili mo na ikaw yung number one priority niya, ikaw yung only one para sa kanya, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa kanya. Dahil ang pag-uusapan natin dito ay ang tatlong bagay, kapatid, na dapat mong gawin para maging number one ka sa lalaki. Kaya kung interesado ka malaman kung ano yung tatlong bagay na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaaraw. At ang unang-unang bagay, kapatid, na pwedeng-pwede at kayang-kaya mo syempre gawin para maging number one ka sa puso at isipan ng lalaking pinili ay irespeto mo siya. Lahat tayo deserve ng respect. Lahat tayo gusto rin ng respect. Kapag nararamdaman natin na nirespeto tayo ng mga tao sa paligid natin, tumataas yung value natin, yung tingin natin sa sarili natin, yung confidence natin, di ba? Madali sa atin na gawin ang lahat kahit napakahirap kapag mayroong mga tao na alam mong nakadepende sa'yo. Alam mong rumirespeto sa pagkatao mo, di ba? Kaya napakahalaga para sa siyempre, para sa mga kalalakihan din, yung respeto na matatanggap nila mula rin sa babaeng pinili. At ikaw yun, di ba? Once na may paramdam mo sa kanya o sa kahit na sinong lalaki na nire-respeto mo sila, hindi yung respect na po at opo lang. Kasi para sa mga elderly yun, di ba? Pag Pinoy ka, di ba? Pag nagpo-po at opo ka, para sa mga elderly yun. Kundi yung respeto sa boundary niya, sa privacy niya, respeto sa pagkalalaki niya, respeto sa paniniwala niya, respeto sa kagustuhan niya, sa desisyon niya, respeto sa kabuuan ng pagkatao niya. Once na may paramdam mo sa kanya to, kapatid, garantisado na magiging number one ka. Kasi walang taong magpaparamdam sa taong pinili mo na nire-respeto siya ng todo-todo. Once na may pakita at magparamdam mo sa kanya to, kapatid, wala nang magiging laman ng isip at puso niyan kundi ikaw lang. Kasi ikaw lang ang nagpaparamdam sa kanya ng respetong deserve niyang matanggap. Dahil nakikita mo naman siguro na ginagawa niya lahat para maging ka-respeto din naman, diba? Halimbawa, padre de familia siya sa inyo, ginagawa niya yung best niya para maging maayos tatay, maayos na asawa sa iyo. Then, he deserve the respect na kayang-kaya mong ibigay sa kanya. At sigurado magpaparamdam sa kanya ng happiness sa puso at isipan niya. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is appreciate him. Ikaw o ako, gusto natin yung pakiramdam na nakikita ng mga tao sa paligid natin yung sakripisyo, effort, trabaho na nagagawa natin para sa kanila. Diba? Kasi kapatid, yung simpleng thank you lang, napakalaking bagay na nun para sa taong sasabihan mo. Diba? Kasi kapag narinig ng taong mahal mo na na-appreciate mo yung ginagawa niya para sa'yo, maglilip yung puso niya, mag-i-skip ng one heartbeat yan. Kasi sa sobrang saya ng damdamin at isipan niya na may taong nakakita ng ginagawa niya. At ang initial ng magagawa niyan, kapatid, is ulitin yon. Dahil gusto natin na maramdaman yon. Gusto ko na maramdaman din yon bilang lalaki. Well, actually, nararamdaman ko naman yon sa asawa ko. But, syempre, kung gusto mong maramdaman din sa lalaki na maging number one ka at only one ka para sa kanya, i-appreciate mo siya. Napakasimple lang ng mga dapat mong gawin para maramdaman niya na na-appreciate mo siya. Backhug lang while saying thank you. Or thank you lang upfront sa mga bagay na ginagawa niya. And kiss up is mo. Mga ganyan bagay lang. Napakaliliit na bagay lang yan. Kayang-kaya mong gawin yan. Kahit na sinong mga tao kayang-kayang gawin yan sa partner. Kahit minuminuto gawin mo, malaking bagay yon para sa taong pinili. Hindi lang boost ng moral, boost ng confidence, boost ng buo niyang pagkatao ang magagawa mo kapag ka na-appreciate mo yung bagay na ginagawa niya sa'yo, yung effort na pinaparamdam niya sa'yo, yung pagmamahal na ipinapatuloy at araw-araw niyang pinapakita at pinaparamdam sa'yo. I-appreciate mong lahat ng yan. Then,
sigurado ako na magiging number one and only one ka para sa taong. Okay? Pusin tayo sa ikatlo. Last, syempre, but not least, ikatlong bagay na pwedeng-pwede at kayang-kaya mong gawin para maging only one ka sa mata at sa puso ng taong pinili mo ay ang pagkakaroon ng boundaries. Iba rin talaga ang dating sa mga kalalakihan yung may boundaries sa relasyon niyo. Yung tipong hanggang dito lang yung dapat at hindi nyo dapat maabot. Diba? Halimbawa, isang example, pwede ka maglaro ng games all night, all day, pero wag na wag mong kakalimutan yung responsibilidad mo bilang lalaki. Yung ganyang mindset, kapatid, o ganyang boundaries na tinatawag ay napakahalaga sa pagsasamin para ma-determine nyo kung hanggang saan lang dapat yung pwede at hindi pwede para maibigay nyo sa bawat isa yung full self nyo. Kasi kapatid, kapag alam mo kung ano yung worth mo o kung ano yung value mo bilang tao, mas magiging mahalaga yung bawat sasabihin mo sa kanila. Halimbawa, alam mo sa sarili mo na hindi mo deserve masaktan ng physical. Kasi yung mga magulang mo, hindi ka naman sinasaktan ng physical. Now, once na gawin niya yun sa'yo, saktan ka niya ng physical, he crossed the line, di ba? Lumagpas siya sa boundary niya na hindi niya dapat ginagawa sa'yo. Kapag naging firm ka na alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat at hindi dapat, alam mo sa sarili mo kung ano yung halaga mo, lahat ng bagay na sasabihin mo ay magiging mahalaga rin para sa kanya. Irerespeto ka niya the way you respect yourself. Kasi alam mo yung value mo, alam mo yung worth mo. At once na magawa mo yan, kapatid, mas macha-challenge yung lalaki sa'yo na patuloy kang i-pursue, patuloy kang habulin, patuloy kang piliin, patuloy kang mahalin, patuloy kang maging number one sa isip at puso niya. Dahil oo, tama ka, napakaraming temptasyon sa paligid. Pero lahat ba ng mga temptasyon sa paligid ay may value? Kaya make that value, kapatid. Alamin mo kung ano yung halaga mo. Maging firm ka sa kung ano yung deserve mong matanggap, kung ano yung deserve mong ma-receive at dapat niyang binibigay sa'yo. At garantisado, nahahabulin ka, pipiliin ka, gugustuhin ka at magiging palagi ka number one sa isip at puso ng taong pinili mo. At yun, kapatid, yung tatlong bagay na kayang-kaya, pwedeng-pwede at napakadaling gawin na paraan para maging number one ka sa puso at isip ng taong mahal. Now, it's up to you kung gagawin mo o hindi itong mga tips na to. Again, you are the author of your life. I'm just here to teach you how to fish. At ikaw nagagawa ng paraan para mangisda. Kasi kung ano alam mong tama, yun ang dapat mong gawin. Simulan mo ng kumilos at gumawa ng action kung gusto mong mangyari yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Hope nakatulong tong video na to sa inyo. And if nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video na ginawa natin para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin din dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagay niyo panonood at pag-suporta. Mag-ingat po kayong lahat kung nasa ang mang lugar kayo naroon. May God bless you. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Kahit bago ka pa lang dito sa channel ko, basta hit mo yung subscribe button at saka notification bell. Magkikita tayo sa susunod na video. Kasi gagawin ko ang lahat para makatch ulit yung attention mo. Kasi sinimulan mo na yung journey para mag-best version ka ulit ng sarili. Kita-kita tayo sa susunod na video. God bless you.